Ito na po ang itinanim natin noong July 15 hanggang 17 natapos ang pagtatanim. At noong mga nakakaraang mga araw ay nagpahuli po tayo dahil noong pong kasagsagan ng ulan na halos hindi tumalab yung nilagay natin, in-spray natin na pangkohol. Kaya marami po ang nasira ng kohol. Pero ito na ngayon ang estado ng bukirin ng alumni. So ang hindi na lang nahuhulipan ngayon ay yung hybrid na isang ektarya. Pero itong inbred na insect 222 ay nakapaghulip na. At sasamantalain ko na rin na sabihin dito na nakapagpa-spray na rin tayo ng prime easy foliar. Dahil ito pong 5 hectares na ito ay sinabugan ito ng organic fertilizer na gawa po ng BioPlus activator na ang rate po ng application ay 15 bags per hectare. Kaya pati yung punlaan ay nakapag-apply tayo rito ng 83 bags na organic fertilizer at nakapag-spray na rin ng prime easy foliar sa lahat nitong bukirin na ito. At yung tatlong ektarya ay balance fertilization, samantalang yung dalawat kalahati ay pure organic ang approach. At titignan po natin kung ano po ang pagkakaiba nito in terms of yield. Ang ngayon po ay tagulan, medyo andyan ang problema natin sa tubig, problema sa bagyo, kaya hindi natin makukuha talaga ang potential yield ng per hectare nito na kung inbred ay ang potential yield ay 150 kabans per hectare. At sa hybrid naman ay ang potential yield nito ay 180 hanggang 240 kaban per hectare. Pero dahil nga sa nasalanta lang kohol yung hybrid natin ay maghahanap pa tayo ng kaedad na punla para panghulip dito. Samantalang doon sa balance fertilization ay halos sa 4 na bag lang na inorganic fertilizer. Halo-halo na po yan, konting lagay ng urea, triple 14 at yung 16 yung 0060 na potassium. Samantalang yung pure organic ay ang gamit lang po ay yung organic fertilizer na isinabog natin bago yung huling paglilinang, bago matamnan ay naisabog po yon. At mag-i-spray tayo ng foliar fertilizer 5 beses hanggang ito ay anihin. So yun po ang application dito sa bukirin ng alumni na ang fertilization cost lamang ay aabutin lamang sa 15 times 300, so 750 15 times 300, so 4,500 at saka yung 1,500 na foliar, so 6,000 lamang ang cost ng
fertilizer dito sa bawat hektarya. Samantalang yung balance fertilization, sabihin na nating mga 1:5 ang isang inorganic na pataba, 1:5 sa 4, so that is 6,000 plus 4:5, so 10,500 ang konsumo natin sa fertilization cost. Yun lamang po ang iuulat natin ngayong hapon ng Lunes, katapusan po ng buwan ng July, at bukas po ay i-welcome na natin ang buwan ng Agosto. So yun lamang po ang ulat dito sa Bukirin ng alumni.